Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol at pag-usapan natin yung 17 bansa na kalaban ng China no sa territorial disputes. Alin-alin tong mga bansang to mga tol? Noong nakaraan ay binigyan natin to ng reaction video mula rito sa Net25, Matanang Agila International. Ngayon naman ay aalamin natin kung alin-aling mga bansa yon mga tol no. Yung 17 countries na yon na inaagawan ng teritoryo ng China. Alamin natin to mga tol, pero bago natin to simulan mga kapatid, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction, commentary, opinion, criticism na tulad nito mga tol. No? Samahan ninyo ako mga tol. At syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Net25 Matanang Agila. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa unang bahagi ng ating paksa ukol sa mga territorial disputes ng China ay nalaman po natin na hindi lamang pala Pilipinas ang may territorial issues laban sa China. Matunog na matunog lang ngayon kasi syempre Pilipino tayo eh. Yun ang madalas natin pinag-uusapan. At the same time, nakikita na kasi natin mga tol ang Pilipinas hindi pumapalag. Diba? Nandoon tayo lagi sa mahinahong pakikipagdialogo. Diba? Kasi hodang mabutas sa mga barko natin, magutom yung mga PCG personnels natin sa barko dahil hinaharang ng China yung resupply mission natin. Hindi pa rin tayo humihingi ng tulong sa ibang bansa kasi inaalala ata ng mga sundalo natin na baka ay magpataas pa lalo ng tensyon, no? At yan naman ay panawagan din ng mga taong mamamayang Pilipino na sana naman ay makonsidera ng ating mga otoridad na baka nga sakali panahon na, no, na para humingi tayo ng tulong talaga, escort, no, sa Amerika for example, kasi hindi natin magawa eh, magampanan mga tol yung ating mga gawain dito sa West Philippine Sea nang tayo lang dahil na-overpower talaga tayo, 'di ba? Na ano rin tayo mga tol. Outnumbered din tayo ng dami ng mga barko ng China. No, pero balik tayo rito sa issue. Ang issue rito mga tol, ang pinag-uusapan natin, alin-alin mga bansa, no, yung 17 countries na kalaban ng China, no, pagdating sa mga agawan ng teritoryo. Dahil bukod sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea o WPS, ay hindi rin humuhupa ang girian ng Japan at China ukol naman sa sino nga ba sa kanila ang siyang nagmamayari ng 5 maliliit na isla at 3 bato na matatagpuan sa Senkaku. Pero iba to Japan, dito tulad ng Pilipinas mga tol. At netong nakaraan nga lang na balita mga tol, pinasok, no, ng Chinese aircraft carrier mga tol at saka 2 destroyer vessels class, no, ang karagatan territorial waters ng Japan mga tol. Talagang tumitindi ang angas nila. At hangga ngayon ay hindi pa rin nareresolba ng China ang border disputes nito sa India at sa Bhutan. Ito, malalakas na bansa din to. Tuloy nga nating alamin kung bakit tila nagkukumahogan China na palawakin ang kanilang teritoryo. At bakit pati Indonesia, Malaysia, Laos at maging South Korea ay umaalma na sa mga ikinikilos ng China. Biruin mo pati Indonesia, no? Pati Indonesia mga tol. Paulit-ulit na pinag-uusapan ng China ang pamahalaan ng Indonesia na ihinto nito ang isang drilling project ng oil and natural gas na malapit sa mga isla ng Natuna, giit ng China. Ang lugar na ito ay kabilang umano sa kanilang 10-line territorial claim. Sinabi pa nito na isang infringement sa kanilang territorial waters ang ginagawang pagkuha umano ng Indonesia ng natural resources ng Beijing. Tindi talaga ng ano, China mga tol, biruin mo hanggang dito part na to. Ano, hanggang yan, ito yung 9-dash line nila, itong guhit na red na yan eh. 10-dash line na pala ngayon, tindi. Subalit, sagot naman ng Indonesia ay nasa exclusive economic zone ng kanila bansa ang Natuna Islands kung kaya't walang karapatan ng China na pahintuin sila sa kanilang mga ginagawa roon. Ganon din tayo mga tol, di ba? Yun ang iginigiit natin sa kanila. Yan ay nasa loob ng ating exclusive economic zone kaya wala silang karapatan mga tol na patigilin kung ano man yung mga mission natin sa dagat. Inakusahan din ng Jakarta ang Beijing ng illegal na pangingisda sa paligid ng Natuna Islands at pananakot sa tuwing nagpapatrolya ito sa nasabing lugar. Tindi to si Xi Jinping. Samantala, nagmatigas naman si Prime Minister Anwar Ibrahim na hindi yuyuko ang Malaysia
sa mga hinihingi ng China na itigil nito ang paggalugad ng langis at gas sa lugar na malapit sa Sarawak. O, pangilan na to, Japan, Indonesia, Malaysia, India, saka Bhutan, mga tol. Huh? Bilan ulit natin, Japan, Malaysia, Indonesia, Bhutan, India, Pilipinas, mga tol, anim na yan. Sagot naman ng China, lumampas na ang mga oil projects sa Malaysia sa 10-dash claim ng Beijing. Hindi rin napigilan ng China ang pagkadismaya sa Malaysia kung kaya't nagpadala pa ang Beijing ng diplomatic note o note sa Jakarta. Subalit, nanindigan si Prime Minister Ibrahim na ang mga oil and drilling exploration activities ng kumpanyang Petronas ay illegal dahil nasa loob mismo ito ng karagatan ng Malaysia. Mm-hmm. Paliwanag ng opisyal, hindi ito ang unang pagkakataong nakatanggap sila ng diplomatic protest galing sa China. Aba, pag sa iba, diplomatic protest ang China, no? Pag sa atin, walang diplomatic protest, mga tol. Talagang binabalasubas tayo sa dagat. Niliwanag din niya na hindi totoong nilalabag na Malaysia ang China o ang teritoryo ng China at kung ipagpapatuloy anya ng Beijing ang pakikipagtalo ay makikinig sila subalit kailang ding makinig ang Beijing sa Jakarta. Mm-hmm. Ang opisyal na sukat ng China ay halos 9.6 million square kilometers habang ang Laos ay pang-pito, mga to, Laos. Nasa 236,800 square kilometers lamang. Subalit, alam nyo ba na ayon sa ilang ulat ay sinasabi ng China na pagmamay-ari nito ang ilang parte ng bansang Laos. Lit-lit na nga ng Laos, eh, no? Ang lit-lit na nga ng Laos talagang gusto pang kuhanin ng China. Grabe talaga. Ang kanilang batayan ay isang historical claim na historical claim na naman mula pa raw noong Yuan Dynasty o noong mga taong 1271 mm-hmm. hanggang 1368. Mm-hmm. Wala namang komento ang Laos sa issue na ito. Subalit, batay sa ilang mga pahayagan ay may malaking utang ang Laos sa China na halos kalahati ng lahat ng external public debt nito. Yung nga lang talaga, no? Pagbaon ka rin sa utang, eh. Pinahihintulutan naman ng China ang Laos na ipagpaliban ang pagbabayad dito sa mga utang. Anila, mas pinili ng Beijing na mag-focus sa Belt and Road projects nito sa Laos. Ang Socotra Rock ay nasa gitna naman ng South Korea at China. Ito ay may layong 149 kilometers mula sa South Korea at may layo itong 245 kilometers mula sa China. Ang batong ito ay sentro ng alitan naman sa teritoryo ng Seoul at Beijing. Ooh, meron din pala South Korea. So pang-walong bansa na to, mga tol. Tehon lang iginigiit na ang Socotra Rock ay napapaloob sa kanilang mga EEZs. Mm-hmm. Gayunpaman, ayon sa international maritime law at paliwanag rin ng ilang legal experts, ang isang lumubog na bato kagaya ng Socotra Rock na nasa labas ng Territorial Sea ng isang bansa na karaniwang sinusukat bilang 12 nautical miles ay hindi pala maaaring angkinin bilang teritoryo ng South Korea, China o anumang bansa. Subalit, ang nasabing issue sa pagitan ng Seoul at Beijing ay hindi umano balakid sa bithiin ng China na palawakin ang kanilang teritoryo. Sinabi ng Lowy Institute is ang think tank sa Sydney, Australia. Talagang yun ang ano ng China, mga tol. Territorial expand, yun ang ginagawa nila. Ang isang world power kagaya ng China ay gumagamit ng mga representational mediums katulad ng mga national at historical maps upang bigyang katwiran ang kanilang exceptionalism. Mm-hmm. Anila, ito ay upang iparating ang kalamansaya ng maritime territorialism. At naniniwala rin ang ibang geopolitical experts na isa ring dahilan kung kaya't pinalalawak umano ng China ang land territorialization nito ay upang bigyan ng option ang mga leaders ng ibang bansa na sa China makipag-ugnayan at hindi sa Estados Unidos. Mm-hmm. Subalit para sa ilang political scientists at maging business analysts, ang dahilan pala kung bakit nakikipaggirian ng China sa Pilipinas, sa Japan, sa India, sa Bhutan, Indonesia, Malaysia, Laos at maging sa South Korea ay dahil sa mga natural resources na matatagpuan sa mga pinag-aagawang teritoryo. Yun nga lang talaga, eh. Yun na nga talaga nakikitang dahilan, mga tol, eh. Dahil sa mga natural resources na yan. Kaya kahit hindi kanila,
inaari nilang kanila, mga tol, at gagamitan nila ng puwersa, hindi na ng legality kasi talo sila dun eh. Diba, halimbawa na lang sa Pilipinas, arbitral award, wala sila nun, mga tol. Kumbaga pagdating sa legalities, hindi sila mananalo, kaya nambabraso na lang sila. Ilang narito ang mga deposito ng langis, mga yamang dagat at sea minerals na magagamit ng China sa pangarap nito maging numero unong bansa sa buong mundo. Mm-hmm. Subalit paano nga ba isinasagawa ng China ang mithiin nito? At may iba pa kaya mga bansa na kaalitan nito pagdating sa mga teritoryong panlupa at panlupa? Marami pa, hindi pa nababanggit lahat. Dagat! Ang mga sagot po na yan sa mga katanungan ito ay aalamin natin sa ikatlong bahagi ng ating... Diba? Meron pa kasi ito po, Vietnam, Brunei, diba? Taiwan, at meron pang iba, mga tol, yan ang ating aalamin pa. Napakaraming kaaway ng China, mga tol, no? No? Talagang ewan ko na lang kung ano mangyayari sa kanila kapag itong mga bansang to na puno sa kanila. Wag naman sana kasi pwede talagang pagmulan niya ng hindi magandang pangyayari. Pero wag naman sana, mga tol. Napakaraming sinasagasaan ng China dahil sa kanilang ganid na pag-uugali o sakim na pag-uugali, mga tol. 17 bansa to, mga tol, ah. Dagdag mo pa yung mga kaalyado ng mga yan. 'Di ba? Kasi lahat talaga nasasagasaan ng China eh dahil sa ginagawa nila eh. Dito pa lang sa Philippines, mga tol eh. Napakatindi ng ginagawa nila eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.